16 ng Agosto, Biyernes, sa 19 ng linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang ilang pariseo na hangad siyang subukan at tinanong nila siya, "Pinahihintulutan bang diborsyohin ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan?" Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa na sa simula'y ginawa sila ng may kapal na lalaki at babae, at sinabi rin itong iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at pipisan sa kanyang asawa, at magiging iisang katawan ang dalawa? Kung gayoy, hindi na sila dalawa, kundi iisang katawan lamang. Kaya huwag paghiwalayin ng tao ang pinagbuklod ng Diyos." At sinabi nila, "Kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng babae ng kasulatan ng diborsyo bago siya palisin?" Sinabi naman niya sa kanila, "Alam ni Moises na matigas ang inyong puso, kaya pinayagan kayong diborsyohin ang inyong mga asawa. Ngunit hindi ganito sa simula. At sinasabi ko naman sa inyo, kung may magpaalis sa kanyang asawa, malibang dahil sa pagtataksil at saka magpakasal sa iba, nakiapid na siya." Sinabi naman ng mga alagad, "Kung iyan ang itinatadhana para sa lalaking may asawa, walang pakinabang sa pag-aasawa." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi matatanggap ng lahat ang salitang ito, kundi ng mga pinagkalooban lamang nito. May ilang ipinanganak na hindi makapag-aasawa. May iba namang ipinakapo ng tao. At may iba ring tumalikod sa pag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Tanggapin ito ng pwedeng tumanggap." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, tanggapin ito ng pwedeng tumanggap. Ano ba ang mas mainam? Ang mag-asawa o ang manatiling walang asawa alang-alang sa kaharian ng langit? Kung may asawa ka, sasabihin mong mas mainam ang may asawa dahil may partikular na tao kang mamahalin at pamilyang magmamahal sa iyo. Sasabihin naman ng taong walang asawa na mas mainam ang kanyang kalagayan dahil mas malaya siya at mas marami siyang magagawa sa buhay. Kung ang mga dahilang nabanggit sa itaas lamang ang ating pagbabatayan, may kanya-kanyang praktikal na dahilan ng bawat isa. Subalit ang pinili nating estado sa buhay ay hindi para lamang sa ating ikabubuti, higit pa sa praktikal na dahilan. Ang estadong pinili natin ay isang bukasyon, tawag ng Diyos sa atin upang matupad ang kanyang kalooban dito sa lupa. Tinatawag ang bawat isa sa atin ng Panginoon sa pag-aasawa o sa pananatiling walang asawa, pwedeng bilang pari, madre o single, dahil sa isang misyon. Ngunit hindi niya tayo pinipilit na piliin ang anuman sa dalawang estadong ito. Kailangang malaya nating tanggapin ang ating pinili upang magawa natin ang kalooban ng Diyos. Pagsasagawa, magpasalamat sa Panginoon. Siya ay mabuti, walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Anumang kalagayan ng ating buhay, lahat ay mabuti at bubuti sa biyaya ng pag-ibig ng Diyos.